Hi guys, and welcome back to my channel. It's been a while since the last time I made a video, and here it is. Gumagawa na rin ako ng video. Before I start, I would like to greet you. Happy New Year. Today is December 29, and ayun, medyo kinakabahan ako because as you can see on the title, I am having my rhinoplasty today. So, ayun, hindi ko alam. Medyo kinakabahan ako ng konti na hindi ko alam kung kabato o excitement. Halo-halo na siya. Dito na ako sa clinic ni Doc. Minintay ko na lang siyang dumating. I just have my swab test done kanina. Si Nurse Carol yung gumawa sa akin ng swab test. Tapos, ano pa ba? Regarding sa papagawa ko sa rhinoplasty, this is my personal decision, which is siguro magkakapag-boost sa akin ng more confidence, and ayun, I've been thinking about this for the longest time, maybe a million times na. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. I don't know why. I don't know kung sinong demonyo yung nagkulak sa akin para gumawa nito. Pero ginagawa ko to para sa sarili ko at para sa inyong char. So, ayun. Inaantay ko na lang si Doc. Yung clinic niya is andito sa Green Hills. Yung details niya, I will be linking it down below para sa kung interesado kayo. And yan, titigan nyo na yung ilong ko kasi ito na yung last time na makikita nyo siyang ganyan. Kasi after few hours, bongga na yan. Diba? Ayan o. Diba? Para siyang palapa. Oh. And yung ambience dito sa clinic, very cozy and maaliwanas yung dito. So, intay na lang natin si Doc. A few moments later. Hi guys, kaka-uwi ko lang. It's oras na 11:53, and I'm having my dinner. Ito nor na pork porridge, and also I have my pineapple juice, and nagko-cold compress na din ako. Sabi parang every three hours cold compress for 20 minutes dito lang sa paligid, and I need to do this for 48 hours. Hindi ko sure, pero nandun sa prescription yung dog ko tumatahol kasi na-miss niya ako. Wala siyang kasama dito simula kaninang tanghali hanggang ngayon. Kaya, ayun. Naglalambin. So, kaya lang hindi pwede. Yung pain, meron ako nararamdaman konti sa tip. Pero overall, wala naman. Okay naman ako. And Gucci, diyan ka muna, be. Feeling kapag nakabukas, pag malamig, kapag nakabukas yung aircon. So, I did. And ayan. Kanina, pala nakalimutan kong i-ano sa inyo. Hindi ko na na-vlog yung consultation ko with Doc. Yun, kinausap niya ako kanina kung anong peg ko na nose, ganyan. Tapos nagpakita ko sa kanya ng mga gusto ko, ganyan. So, hindi naman po pwede na ma-achieve yun kasi
iba-iba naman tayo ng structure ng mukha. Just for a reference lang yun. And pinamili niya ako ng implant na gusto ko. And ayun, nagkasundo naman kami. And actually, hindi ako kinabahan. Yung pain ng surgery is, I think, wala. Masakit lang yung anesthesia. I-rate yung anesthesia siguro 3 over 10. Naluha ako, pero hindi ako naluha sa sakit. Parang yun yung ano nung body ko, response nung body ko sa pagturo. Kasi diba pag nag-ano tayo sa ilong, kunyari may pimple, tas na nasagi, diba masakit yung nakakaluha talaga. Ayun, tapos hindi ko mabilang kung ilang turok yung ginawa sa akin. So, ayun ko, 20 siguro yun. Tapos after nung nalagay na yung implant sa akin, nag another injection dito sa part sa baba, sa may part ng columella ko yata dito sa ano. And ayun, ngayon parang wala na yung anesthesia, hindi ko na siya nararamdaman. Pero nag-take na ako ng mepenami kanina right after the surgery, pagkatapos ko magpahinga, nag-take na ako, may baon ako. Well, actually, meron naman sila pinapainom doon. Kanina before yung surgery, pinainom ako ng tatlong klase ng gamot. Parang mepenamic, tapos antibiotic. Tapos may isa pa, hindi ko na matandaan kung ano. So, ayun, kakain lang muna ako. Soft diet lang muna tayo for 2 days. And bukas, i-update ko kayo kung anong kaganapan. Sana hindi ako mag-avatar, mamaga masyado. Actually, nag-take din ako ng arnica pellets. Ayan, nag-take ako nito. Binili ko lang to sa Shopee. Nag-take ako simula kaninang umaga. Tapos yung surgery ko pala, tumagal ng 2 hours. Update ko kayo tomorrow. Kakain lang ako, tapos inom ako ng vitamin C. By the way, yung vitamin C na iniinom ko is this one, yung Puritan Sprite, 500 milligrams. So, dalawang tablets yung iniinom ko. And, ayan na. Sige, na-update ko kayo bukas. Kakain muna ako. Nagutom na ako. Kanina pa ako hindi kumakain. Hi guys, good morning. This is the first day after the surgery and wala naman akong nararamdaman as of the moment. Ang pakiramdam ko lang is yung naka-tape ito. Yun lang. Pero walang pain at all. And excuse me. Ayun pala. Ang kamatay na lamunan ko. Ito, di ba, ito yung pansalon ng dugo. So, tinanggal ko siya kaninang mga 3 a.m. yata, mga 4 a.m. kasi nagising ako. Kasi, akala ko wala ng dugo. Tapos, nung medyo yung umubo ako gaya nung kanina, naramdaman ko may tumulo pa, may tumalsik pa dito. So, ibinalik ko ulit siya. So, mamaya ko na lang siguro siya tatanggalin pag mag-clean na ako ng sugat. And nag-prepare na ako ng breakfast. Okay, ito yung breakfast ko. Gumawa lang ako ng oatmeal and then yung water and pineapple juice and yung meds ko mamaya ko iti-take after this. Amoxicillin lang naman tsaka pain reliever. I think hindi ko na kailangan yung kasi wala naman ako naramdaman na pain. And na nga, after ko nito, iinom ako ng gamot and then maglilinis ako ng sugat. Ay, nag-blurred. Maglilinis ako ng sugat, ayan. So, hindi ko napapakita yung sugat kasi para medyo tinignan ko siya kanina nung tinanggal ko itong gasa. Medyo madugo. Ay, may mga namumuong dugo-dugo. And, ayun, mamaya ko na lang siya papakita siguro after I cleaned the sugat.
Ayan, so update ko kayo mamaya. Kakain lang ako. It's 8:37. Ah, by the way pala, yung pagtulog ko kagabi, medyo uncomfortable kasi hindi ako sanay nang natutulog na nakatihaya. Kasi bawal pa mag-side na tulog. Kasi baka ma-disalign yata, basta something like that. So, nakatihaya lang ako. Ilang oras lang yung tinulog ko. Pero, feeling ko naman hindi ako puyat. And, ayun, siguro pagkakain ko at pagkalinis ko ng sugod mo, that I will try to sleep ulit. Kasi wala naman akong gagawin. And, ayun, sige, balikan ko kayo mamaya. Just a quick update. Ayan, kakatapos ko lang mag-clean ng wounds. And, ayan, nag-cold compress lang ako. Ayan, thankful ako kasi hindi ako nagkaroon ng ang tawag doon. Hindi ako namaga. Parang hindi ako nagkaroon ng avatar stage na sinasabi. Pero mukha parang akong avatar. I mean, kasi yung iba talaga nagkakaroon sila ng pasa sa mukha, sa may mata. I don't know kung lalabas pa siya bukas. Kasi yung iba parang second day yata siya lumalabas. Second to third day. Pero ngayon, normal naman yung face ko. I mean, hindi siya swollen. And ayan, siguro nakatulong yung arnica pellets na tinake ko before yung operation, a day before operation. And kagabi nag-take din ako, tapos kaninang umaga. Ayan, tapos yung cold compress din. And umiinom pala ako ng eto pineapple. I'm using a straw para mas maanong uminom, mas mabilis. I mean, mas convenient. Kasi parang nakakailang pang uminom sa baso directly kasi baka ano yung tip. Ayan, so cold compress lang hanggang bukas. And then the third day is warm compress na. So, kakainom ko lang din pala ng gamot kanina pagkatapos kong kumain. Ayan. Medyo nakikita na natin yung hulma niya, although namamaga pa siya. So, yung pag-compress natin, yung cold compress, dito lang sa pisngi, hindi pwede dun sa ilong. Ayan. Ngayon ako sa may mata. Ayan. So, normal naman ganyan ang itsura kapag bagong opera. I mean, yung ilong. Ayan, mukha akong mukhang kabayo. Pero in fairness, nag-iba yung mukha ko. I mean, nag-iba yung ang profile ko, lalo pag naka-side. Ayan. And I am so happy sa outcome. Kahit hindi pa siya masyado. I mean, hindi pa siya healed. And parang normal lang talaga yung pakiramdam ko. Wala akong ibang nararamdaman other than doon nga sa nakalagay na tape. And yung paglilinis kanina, medyo mahirap kasi syempre may mga namuong dugo, masyado makapal. I've been cleaning the wounds for about almost an hour yata. Tapos ang dami kong nagamit na cotton buds. Ayan, so ito lang muna gagawin ko for the meantime. And pineapple juice, ginagawa kong water. And then papahinga ako and update ko kayo mamaya. Hi guys, good morning. This is the second day after my surgery. And Happy New Year everyone. Today is December 31st. And ayan, as you can see, parang meron akong kahapon kasi wala akong swelling. But today, I think parang I have a minimal swelling under my left eye. And kakagising ko lang. I am having, ayan, nag-cold compress ako. And ayan, medyo wala naman ako nararamdaman pain or anything. Ang nararamdaman ko lang is yung tape dun sa nose ko sa ibabaw, yun lang. And ayan na yung ano niya. Sorry po sa kumakain.
Ayan siya, super ganda ng pagkakagawa. And sana mag-subside na yung swelling ng nose ko. And ayan, I am actually not prepared my breakfast. Ayan yung breakfast ko. Nor pork congee mix lang. Tapos pineapple juice. And ito bread. And ayun. Tapos after kong mag breakfast, mag-clean na ako ng wound. Ayan. Tapos papahinga. I think my friend will come over here mamaya. Yung schoolmate ko from grade school and high school. And ayun. So, yeah. I'll update you later. Medyo inaantok pa ako kasi hindi ako masyado nakatulog. Ang hirap kasing matulog sa ng mga nakatihaya. Hindi ako sanay. So, I always have my neck pillow whenever I go to bed para hindi ako makapag-side ng sleep. Siguro magtitiis pa ako mga 2 weeks na nakaside yung sleep. And ayun. Hi guys! And this is the third day from my surgery. Ayan yung yung nose ko. Medyo bumaba na siya yung swelling. Naramdam ko na rin siya. Mas gumaan na yung pakiramdam. Unlike the last few 2 days. Ayan, third day is okay na siya pagkagising ko ng umaga. Actually, gabi na ngayon, 8:56. It's January 1st. Happy New Year. And I'm having my pineapple juice. Sarap. Nililinis ako ng sugat. So, ayun, in-update ko lang kayo para makita niyo yung kanyang improvement. Ayan, parang okay na yung sugat niya. Hindi siya masyado malangib. Yung paglilinis ko pala is gumagamit lang ako ng hydrogen peroxide. Tinilute ko siya sa tubig. Tapos, cotton buds. Ayan. Ito sa taas. Ayan ako lang siya. Tapos, ayan, ganito lang. Paikot-ikot lang para hindi siya matuyuan ng langit. And madali siyang matanggalan ng tahi pagbalik ko kay Doc. And after nito, mag-a-apply ako ng Bactroban. Ito, ayan. Ayan, mag-focus. Ayan, basta Bactroban yan. Ina-apply yan after ng tawag dito. Ng hydrogen peroxide after linisin. So, ayun. Inupdate ko lang kayo sa gilid. Medyo naging busy ako kaninang maghapon. Kasi new year. Masyadong may mga ginawa. So, yeah. I'll give you an update tomorrow. Hi guys. This is the fourth day after my surgery. Today is January 2nd, 6:51 p.m. Hindi ako nakapag-update kanina kasi I still have visitors. May mga classmate ko from high school. So, umalis na sila kanina and ito na yung nung nose ko. Ayan. So, actually, wala akong nararamdamang anything. It's just that I have my tape on the nose. Ayan. So, actually, wala akong nararamdaman na anything na pain. Except dun sa tape na nasa nose ko, yun lang yung tangi kong nararamdaman na may nakadikit dyan sa ibabaw. And, naligo na din ako half body kahapon. And then, sa face, bawal ba sa end? So, I'm just using this one, micellar water, 0% alcohol. And what else? Ayun, kanina, lumabas kami, pumunta kami sa mall. And ayun, wala, normal lang talaga. Ayan. Pero na yung ano niya, wala na siyang mag-actually. And nag-ano na pala ako. Third day na warm compress na ako, I stopped na yung cold compress because 2 days lang siya advisable.
And ngayon is tawag doon, warm compress hanggang sa sutures, suture removal. Ayan. So, okay, I am going to clean my nose na the wound. So, ayan, I will update you tomorrow. And actually pala tomorrow is Monday, January 3. So, papasok na ako sa office ng ganito. Hi guys, today is the 6th day post-op and hindi ako nakapag-vlog. I mean, hindi ako nakapag-update yesterday because ano nga bang ganap kahapon? Wala lang. Pumasok ko na ako sa work kahapon and ayan, kanina pumasok ka din ako and ayan na yung nose ko. Ayan, medyo nag-subside na yung swelling ng nose ko mismo. Dito sa tip, I know yung tip daw yung pinakamatagal mag-subside yung swelling and ayan. Okay. So, patulog na din ako actually. Nakatapos na ako maglinis and nakapag-take na ako ng antibiotic. Tomorrow will be the last day of taking antibiotics and 7th day ko na din, 1 week na simula nung ako ay inoperahan and my sutures removal will be on Friday, on the 9th day. Supposedly, dapat bukas na din yung kaya lang. Siguro walang slot na available kung siguro sila doc. So, on the 9th day pa ako, matatanggalan ng tahe. And I am so happy and I am so in love with my new nose. As you can see, the bridge, the tip, and the alar, even though hindi pa siya ganun ka heal. Ayan, medyo namamaga pa. As in, namamaga pa talaga siya. Ayan na siya. So, I'll give you an update again tomorrow. Matutulog na ako. Kakatapos na ako mag-take ng vitamin C. I still taking 1,000 milligrams of vitamin C every day. Ayan. Okay, so I'll see you tomorrow. Good night! Hi guys, just a quick update. Today is January 5th and 7 days post-op. Ayan yung nose ko. I am about to sleep na. Tapos na ako mag-clean ng wounds. And unang na rin ako ng antibiotic, the last piece, okay, kompleto ko na. And on Friday, today is Wednesday, Thursday, Friday, the day after tomorrow will be our sutures removal. Pupunta tayo ng Green Hills para sa removal ng sutures. And ayan na yung ano niya, update nung sugat. Ayan, dun sa medyo baba, medyo makapal pa yung langib. Ayan, sorry po sa kumakain. Ayan, pero medyo okay na to. And dito medyo makapal pa din. And hopefully, patuloy-tuloy na yung pag-heal. Ito, medyo swollen pa tong part na to, yung tip. And medyo masakit pa siya pag dinidinan na. Pero pag ganito lang, hindi naman siya masakit. Pero huwag natin gagawin yun kasi mga marumi yung kamay natin. Pero kakahugas ko lang naman ng kamay. And yeah, so tomorrow, update ko ulit kayo. Kasi wala naman masyadong ganap eh. Para kasi normal na lang nung yung nararamdaman ko. Except may sipon ako ngayon. Okay, ayan, sipon season and ubo. Ayan, and yeah, so I'll see you guys tomorrow. Bye-bye. Hi guys, this is our update. 8 day post-op. Ayan, ito siya. Okay. So, tomorrow will be our sutures removal. Ayan, nadalhin ko kayo doon. Mag-video ako as much as possible. Hi guys, so ayun, tapos na tayong sutures removal. Ayan, tanggal na yung ating tahe. Ayan, as you can see, ayan, medyo may sugat pa ng konti. Pasing tabi po sa kumakain. And ayan, okay, sabi ko sa inyo na i-vlog ko yung pagpunta ko kay Do. Kaya lang, nakalimutan ko yung camera ko.
So, ayun, medyo namamaga pa yung dulo. Ang laki pa ng butas ng ilong ko. Ayun, natingnan mo. Para pa siyang kuweba, pero mataas na siya. And yung side profile niya, ayan, and then the other side. So, okay, ayan na siya pag nakaharap. Medyo madilim pa yung ano dito sa may ano kasi nga namamaga pa tong alar ko kasi medyo malaki yung tinabas dyan na laman. And kanina tinanggal na tayo so parang medyo namaga siya. Hindi naman siya masakit actually pero parang... Kaya namaga siya ng konti, bumuka siya. So, update ko ulit kayo bukas. Sana medyo mag-subside na yung swelling dun sa may alar ko. And, ayun. So, ayun na yung 9 days update ko. And, I will try to add some update pa every day hanggang sa medyo mag-subside na yung swelling. And ayan, kung may mga question kayo, comment nyo lang sa baba and i-answer ko siyang isa-isa. And ayan na siya. Bye! Hi guys, so today is day 14, 2 weeks post-op, and ayan na siya, yung kanyang itsura, close-up natin ng konti, ayan na siya, so medyo, as you can see, or hindi nyo nakikita sa akin lang, I mean, ito kasi medyo namamaga pa tong tip, and usually, according sa kay Doc, ito yung pinakamatagal na maghihilom, around 3 months yata or so, hindi ko alam. Basta medyo namamaga pa siya, kaya medyo malaki pa siya. Liliit pa yan over time. And ito na yung view natin, front, yan. Ayan, side profile, and then kabila, ayan. So, so, nakita nyo naman yung changes over time for from day 1 hanggang second week of from my operation. And ayan, I am using Dermatix for tawag doon sa scar para mawala siya. And i-close up ko ng konti, pasensya na po sa kumakain. Ayan yung scar niya. Medyo sariwa pa yung scar. Sariwa yung scar. Ayan, medyo mapula-pula pa siya. And medyo meron pang konting lang yung dito. But I am still applying na dun sa ano. Kasi pwede na naman talaga. Pero advice nung nurse is, pag natanggal na lahat ng langig, pero okay lang naman siguro yun. And ayan, so I think this is the best time to end this vlog. I will update you on siguro on the first month ng aking rhinoplasty journey. Fox. So ayan, if you have a question guys, you can put it down sa comment box and I will be asking it one by one. Siguro sa video na lang din para mas maganda. And ayan, I will be putting pictures yung before ko. Ipa-flash ko na lang sa screen. Ayan. And so far, masaya ako and I think this is the best decision ever na ginawa ko sa buhay ko. Ayan, so far. Ayan siya. Ang ganda-ganda na nyo. Oh my God. Ayan siya. Pero sabi, liliit pa daw to. Itong alar ko. Liliit pa siya. And also the tip. Kasi namamaga pa siya. Ayan. O, chiba. Ang ganda-ganda ko. So, ayan. Ganda-ganda sa sarili. So, ayan. I will be ending this vlog na. And edit ko na siya agad para ma-upload ko na. And, ayan, make sure to subscribe to my channel and click the notification bell. And, don't forget to comment kung may mga questions kayo. And, I will be updating on the first month. Okay? Second week. 2 weeks from now, I will be updating. And, ayun, wala na akong masabi. Dr. Reveal, on the second week. On the second
update ko. Okay, so ayun na guys, I will be ending this vlog na, and thank you so much for watching, and see you!